Nicoliala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Mula sa mahiwagang Burnay, ang kwento. Sa old ako noon nang sumakabilang buhay ang lola ko. Sa mismong bahay namin siya ibinurol at pinaglamayan ng ilang araw. Sa unang gabi ng lamay ni lola ay may kakaiba na akong naranasan. Ay, gulatan na naman ite! Hindi ka namin gulat. Promise. So, behave kami ni Tanghe niya ngayon. Sa unang gabi ng lamay ni Lola, ay may kakaiba na akong naranasan. Kanino yun? Tanghe niyo. Ngayon ka lang nagka-date. Take 3. Sa unang gabi ng lamay ni Lola, ay may kakaiba na akong naranasan. Alas 12 na ng gabi, kasama ko ang pinsan ko magtitimpla ng kape para sa mga bisita. Habang nasa kusina kami, napansin ko na biglang gumalaw ang tapayan na pinaglalagyan namin ng tubig. Gumalaw itong mag-isa na tila inilipat sa mas ligtas na pwesto. Ang tapayan na yon na gawa sa palayok ay pag-aari ng lola ko. Hindi ko na sinabi sa pinsan ko ang nakita ko dahil baka magtatakbo lang siya sa takot. Sinubukan ko na lang ding kalimutan na nangyari at inisip ko na baka namalikmata lang ako. Nang humupa ang mga nakikipaglamay, pumunta ako sa kabaong ni Lola para sumilip. Hindi ko inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Halos mawala ang antok ko sa sobrang hilakbot nang makita kong dumilat ang mga mata ni Lola. Dumilat si Lola. Hindi ko kaya. Hindi lang siya basta dumilat, tumitig pa si Lola. Yung titig na yung parang hanggang kaluluwa, oh. Yung madiin. Yay. Hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan. Hindi rin ako makasigaw dahil walang lumalabas na boses sa bibig ko. Pumikit na lang ako para kahit papaano ay mabawasan ang takot ko. Sa muling pagdilat ko, nakatitig pa din sa akin si Lola na parang may gustong sabihin. Ba't mo kasi sinili? Takot. Nakakaloka. Hindi ko na talaga kinaya ang takot ko kaya pinilit kong umalis palayo sa kabaong ng lola ko. Patay na kasi siya, diba? Bakit kailangan pa niyang dumilat? Sa araw ng libing, nakaugalian na sa amin na buksan ang kabaong bago ilubog sa hukay. Nang buksan ang kabaong ng lola ko, sa halip na lungkot, ay kilabot talaga ang naramdaman ko dahil nakita kong walang laman ang kabaong yun. Nasa si Lola! Nasa likod mo! Kakalapitin ka na! Pili ko kay Lolo makakalapit ka! Bakit nawala si Lolo? Lola, ba't ka nawala? Kakatakot naman. Butas pala yung kabaong. Comedy. Naiwan sa bahay. Comedy.
comedy. Akala din. Di ba yan yung comedy nung 80s? Nilalaglag yung mga patay. Oo, nung mga panahon nila, ano, nila Panchito, ganyan. Plywood lang nila. Oo, oh, correct. Nasa bahay pa. Naiwan pa. Nahiga. Natag-iiyakan. Andun sa bahay, nakadapa. Kasi mali yung pagkakahuli. Bakit kayo ganyan? Gumulong-gulong na pala si Lola. Eh lahat. Horror to, di ba? Bakit kayo ganyan? Patay nga. Grabe kayo. Hindi, influenza kasi ng mga ano eh. 80s na ano. 80s na comedy. Na-imagine kasi namin kasi bilang mga 80s kami. Alam mo yon. So, na-imagine namin yung nahulog. Yung naiwan. Gulong-gulong-gulong. Oo, tapos yung lahat nag-iiyakan doon. Tapos wala yung patay. Tapos nandun si Lola sa may likod ng rep. Kasi doon gumulong. Ano ba? Anyway. Wala na. Hindi na nakakatakot. Wala na. Hay. Nang buksan ang kabaong ng lola ko. Salit na lungkot. Ay, kilap. Tsaka yung mga patay dati, bakit lagi may bulak sa ilong, no? Tsaka may ganun, diba? Ano yan yung may panyo sa, mukha? Ang reason ano naman ba reason yan, nun? Para magsara yung ano, kasi merong mga joke kasi na naka-open. Then, tsaka, I guess, nung mga time na yun, hindi pa high-tech, wala pang pangsara na maayos. Diba? Kaya may panyo. Kaya may panyo. Ayun so, dapat lagi na shade si Lola. Para hindi siya dumilat. Oo nga, para hindi nakakatakot. So anyway, short ng helmet. Kulay pala para Power Ranger ang effect. Hindi, tsaka ang malaga para suot ng helmet para just in case maiwan at gumulong. Safe. Protected siya. Hoy! Akala ko ba horror? Ano ba? Ito na nga! Nang buksan ang kabaong ng lola ko, sa halip na lungkot ay kilabot talaga ang naramdaman ko dahil nakita kong walang laman ang kabaong. Ang nakakapagtaka, ako lang yata ang nakakakita na wala sa kabaong si lola. Kung ang iba ay umiiyak sa lungkot, ako naman naiiyak sa sobrang takot. Napapaisip na ako kung bakit ako lang ang nakakaranas ng ganong mga pagpaparamdam. Ikatlong gabi matapos malibing ni Lola. Matapos ang hapunan, mag-isa akong naiwan sa baba para magligpit ng pinagkainan. Nasa taas na ang lahat ng kasama ko sa bahay, pero ang nakakapagtaka, pakiramdam ko ay parang may kasama pa rin akong nagmamasid sa akin habang nagliligpit ng mga pinggan. Bigla ko naisip si Lola. Noong nabubuhay pa kasi siya, lagi niya akong sinasamahang magligpit ng pinagkainan. Pero di ba kapag mahal mo, hindi ka takot? Sabi daw nila. Anyways, so hindi niya mahal yung lola niya. Sabi ko na nga ba? May issue sila. Ayun, ito na yung kasunod. Ito na. Bigla akong napaluha. Bigla kong na-miss si Lola. Maya-maya, naramdaman ko na lang na may yabag ng tsinelas na papalapit sa akin. Lumingon ako pero wala namang tao. Binilisan ko na ang pagliligpit. Ilang sandali pa. Hindi na binanluan yung plato. Imagine ko nga. May mga sabon. May sabon. Nung binalik sa lagay, may green-green pa. Ilang sandali pa ay may narinig na akong boses na bumubulong sa akin. Hindi ako pwedeng magkamali. Boses yon ni Lola. Yung plato may sabon pa. Yung kutsara may sebo ng adobo. Ano ka ba? Yung baso. May juice pa. Tinambog mo na. Kainis. Sila, commercial pala ito ng dishwashing. Smart dish. Ang galing-galing. Baso, may sukal pa ng juice. Ayaw mo matakot. Oh, sige. Ito na. Ano ba? Dito matatapos.
Ay. Hindi ako pwedeng magkamali. Boses yun ni Lola. Love trip. Ah, nakain ko. Sabi na mga nagkinig sa atin, ba't tawang-tawas lang tatlo? Gato-gato tayo pag nakakain. Ba't sila lang tatlo yung tawang-tawa? Ang sakit na ng puso. Ang sakit na ng lamunan ko. Okay. Ay, nako, eto na. Okay. Ang matindi pa nito, naramdaman ko na lang na bigla nilang may umakbay sa balikat ko. Parang binalot ng malamig na hangin ang buong katawan ko. Nagsitayuan ang mga balahibo ko. Hanggang sa sinabi ko na lang ng pabulong habang nanginginig ang boses, na Lola, pumanik na po kayo sa taas. Pabayaan niyo na po akong mag-isa dito at magpahinga na po kayo. Matapos kong sabihin yon, biglang nawala ang bigat sa balikat ko. Nawala rin ang malamig na hangin bumabalot sa akin. Makalipas ang ilang sandali, pumanik na rin ako sa taas para matulog. Nandun si Lola. Sabi ni Lola, sure ka ba? Wala nang sabon. Pinaakyat. Kasi pinaakyat. Oo nga naman. Masunurin lang si Lola. She's setting a good example. Maging masunod. Walang pinto ang kwarto ko. Kurtina lamang ang nagsisilbing tabing. May liwanag mula sa labas na nagmumula sa isang bintana. Akala ko ay makakapagpahinga na ako ng maayos. Ipipikit ko na dapat ang mga mata ko nang muling magparamdam si Lola. Nakatayo siya sa may likod ng kurtina at parang nakatitig sa akin. Nagdasal ako ng mga oras na yon. Ipinagdasal ko ang kaluluwa ni Lola. Pumikit na ako hanggang sa makatulog na sa sobrang pagod. Ngayon po ay 30 years old na ako, pero pakiramdam ko pa rin na lagi nakabantay sa akin si Lola. Gusto ko lang sabihin sa kanya na mahal ko siya kahit ngayong wala na siya sa mundong ito. Ako po si Ariel, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Parang minaboy na din yung kwento. Ariel! Hello? Sorry na. De, ginawa lang naming light. Buti nga eh, parang hindi ako nagugulat eh. Alam niyo naman itong mga ito, lagi nalang akong ginagulat pag horror ng story. Oh, yung alta pressure ni Nicole pag ginagulat namin. Eh. Oh, tumataas. Naawa din kasi kami. Well, siguro may nakaalis sa iyong buhay, magiging an angel. Di ba ganun daw yun? Correct. So, tingnan mo na lang sa ganung angulo. Oo, na hanggang ngayon, nagbabantay pa rin siya. Hindi ko lang alam kung ba't hindi makatawid si Lola. Well, may mga ganyang pangitain siguro. Hindi naman siguro sa hindi makatawid. Kasi kung minsan, pag tayo mismong mga buhay, yung hindi ka makalet go, yung hindi mo matanggap, in denial ka, may ikaw, mga images ka na nakikita. Correct. Ikaw lang yung nagpo-form ng mga images. Pwedeng illusion, hallucination. Memory imprint. Yan yung sabi ni Nick Nangit, memory imprint. Masyado kang close siguro sa lola mo kahit hanggang ngayon, di ba, sabi mo 30 years old ka na. Nararamdaman parang buhay mo. Na buhay pa rin yung. So parang, at saka yung pagkakakwento mo sa amin, it was as if kahapon lang nangyari. Di ba? So baka, ayoko maging close kung kanino man eh. Kaya ka pala distansya. Baka balik-balikan ako. Kaya ka pala aloof sa mga tao. Mahirap na kasi baka mamaya ganyan, no? Hindi makatawid, hindi maka-move on, ganyan. Eh, di pero posible, ha? Oh, correct ka. Naniniwala din ako na, yun nga eh, may attachment ka pa sa lola mo. Or posible din naman sa angulo na meron pa siyang gustong mensahe na iwan sa'yo na dapat mong intindihin. Mm-hmm. Pero ang tagal na. Ilang taon pa ba siya noon? Oh, kung 30 years old na siya ngayon, no? Naku, baka may natatagong yaman si lola na gusto niyong
Ang gusto niyang ipamana sa magkano inyo. Magkano na bang loto ngayon? Baka alam niya ang winning numbers. Baka may tansa na ipapamana sa iyo na free to drink. Oo, correct. 349. Ay, nako. Well, we're sorry to hear about your lola. And kailangan din naman, kahit alam kong di naman... No one can really tell you, diba, na mag-move on ka na, gawin mo. Pero, diba, hindi ba, that's the way to go. Kasi, correct. Wala na si Lola. And you keep on praying for your Lola para magkaroon na din siya ng, ano, ng katahimika na sana yes. makatawid na rin siya. Mm-mm. Mahanap niya na ang liwanag at yun ang sundan niya. Correct. Diba? At hindi ikaw yung sundan kung saan ka man punta. Ultimo paghugas ng plato, kaya katabi mo. Eh. Nakakatakot yung may bumulong sa umakbay. Tapos na sinabi mong umakit, umakit naman. Nakakalurin yung... Basically yung granny na game. Diba? Umakit baba ng hagdan si Lola. Well, Ariel, thank you for sharing your story with us. Maraming salamat dahil natakot kami at the same time naaliw din. Mm-hmm. Sana naaliw ka sa pagkakwento namin na kahit papano gumaan yung kalooban mo about it. Okidoki. At kung ikaw kabisyo dahil October ngayon, ako marami bang katatakutan? Katakutan na kwento ang ating babasahin. Kung meron kang ganyang klaseng kwento, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo lang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send na! Go, send na! Ay, batiin ko lang din ng happy birthday si Mr. Ray de la Cruz ng Love Radio Rojas City. Uy, Sir Ray de la Cruz ng Love Radio Rojas, happy birthday! At saka sa mga kaidaran ko pala, kasi ngayon sineselebrate yung Elderly Week at walang bayad sa MRT. Ay, talaga ba? Senior citizen. Eh, kung yung mukhang nice mga ano lang, mukhang ulyanin. Libre din ba? Elderly. So, buong week nice ito. Yan. Ay, kaya pala. Oh. Since kailan nag-start? Kahapon? September pata. Pero yung October 1 talaga yung pinaka-highlight. Ayun. Mm. Yan. So, yung mga tropa ni Tanghenyo. Nagsiswing-swing ngayon sa MRT. Palipat-lipat ng train. Batiin din natin ang happy birthday. Francis Kasangkapan. Happy birthday sa iyo and enjoy your special day. Oh, yan. Sinig na ang nakatuto ko. Hi Nick, sabi niya, don't forget yung suggestion kong Spirit Quest. May suggestion kasi siya. Ewan ko, Tanghenyo, sumama ka. Sinabi ko kasi yung ano, yung kasi may balak po ang Love Radio na pumunta sa asylum. So hello po sa mga kaibigan natin sa asylum. Pero feeling ko okay lang yun kasi it's a horror place. Oo, tapos alam mong ano lahat. Alam mong invento lang. Oo, uh-huh. Ginawa. Diba? Eh pag Spirit Quest kasi, legit na yun eh. Sinignangit, may Spirit Quest ang gagawin itong darating na before Halloween. Halloween. So, gusto mong gawin content? Hindi, yun yung suggestion niya. Kung gusto daw natin, sumama daw tayo, tapos gawing content. Sinabi na sa akin ni Chris, so, nag-decline na ako kasi takot ako. Baka mamaya maisip nila, uy, ang taba, pwedeng gawin medium. Maraming pwedeng pasukan. Natakot ako. Hindi lang isa, dalawa. Kaya pa ng kasama. Dalawa kasha dyan. pwede naman yan. Ano? Pasamahin lang natin yung kameraman natin. Tapos mag-OBBCBB lang kayo. Pwede, ganun na lang, Nick. Oo, pag-isipan namin kung paano. Kasi legit na yan eh, mamaya. Di ba, hindi mo masasabi. Tapos mamaya ma-open yung third eye kahit wala naman ma-open. Pagbalik diba? Mo dito, nakikita mo lang. Diba? Doon lang yung ano, yun lang yung fear ko. I mean, naiintindihan ko that we need to provide quality content, diba? Pero may hangganan lang din yung kaya ko. Pagbalik ni Nicole, nag-open third diba? Eye, may humahawak na ng bata. Diba? Diba? Ayoko ng ganon! Oo nga, no? Diba? Ay, katakot. Pagbalik natin, ano? May duguan na nagumagaling. Oh. Na ikaw na nakakakita. Diba? Parang sito si Ariel. Siya na nakakita sa lola niya. Wala sa kabao. Diba? O, pag-iisipan namin yan. Tingnan namin kung carry ng powers natin. We'll talk about it soon, Nick. Yes. O, siya mga kabisyo. Enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng